Guys, kakauwi ko lang eh, tinawag sa akin eh, yung baka daw eh, naglalandi. Kahapon kasi merong lumabas na parang maliit na sipon, parang ano sa may pinakaari ng baka. Ngayon, hindi namin pinabulog, baka ako hindi pa yung ano. Eh, kaya lang ngayon parang mas ano na, tignan natin, ito yung lumabas sa kanya. Ito si Maui. Tingnan nyo. Kung mapapansin nyo, parang merong puti na yun. Lumalabas sa kanyang ari. Tapos medyo parang balisa. Tapos kung ano-ano, unga ng unga. Yun yung mga sinyalis na kung paano naglalandi yung baka. Kaya tinawag namin na sila kuya para mahila at dadali na to sa barako. Te-testing ko ngayon yung natural na bulog. Kasi ilang beses na kaming nagpa-AI. Hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung AI, pero ilang beses na kaming nagpa-AI eh hindi maganda yung lumalabas. Kaya ito, tatry namin yung natural na bulog para malaman kung ano ba talaga. Titingnan ito, kukunin na ni kuya yung baka. Meron ako yan, oh. Kahapon kasi yan, ano, konti pa lang. Parang, ano lang, sipon lang. Ngayon, hindi namin, inano, baka ako mamaya, hindi na naman nga naglalandi. Eh, kanina, unga ng unga. Ayan, oh, makikita nyo, ang dami, oh. Ayan, oh. Ang dami. Bait yan, si Maui. Pero to, sure ball na tong landi. A few moments later. Sure ball daw, naglalandi talaga. Ayun, na kung makikita nyo, ang dami na talaga. Tapos kibot daw ng kibit yung ari niya. Oh, yun daw yung mga sign na naglalandi talaga yung baka. Pero dati, meron din kaming naging baka na ano siya, na hindi siya umuunga. Meron lang talagang lumalabas sa kanyang pinaka-ari. May mga ganun palang ano, may mga ganun palang base yan kung paano mo malalaman yung paglalandi. Nanampa! Ayun, nananampa, oh. Tingnan nyo yan, oh. Ganun pala yun. Nananampa din siya sa kapwa niya, baka. Ayun, yung mga sign ng paglalandi. Oh, babay ka muna kay Puji ko. Babalik na lang siya, Maui, ha? Jiko, babay ka muna. Babalik din to. Papabulog lang. So, eto na. Dinadala na si Maui. Sasakay na siya sa kariton para dalin dun sa barako. Nananampa. Nananampa siya. Yon. Yun na. Sumampa na siya. Andito na kami ngayon sa may bulugan ng baka. Mabubulog na si Maui. Thank you.
Babe ka lang, Maui. Babe ka lang. Nadali na siya kay... Ba, pangalan ng barako mo kaya may pangalan. Yung iba meron eh, no? So, andito tayo kila Kuya Bong. Napakagaganda ng baka, oh. Quality quality. Sa susunod na vlog, eh, iingi tayo ng tip kay Kuya Bong sa mga gustong magkaroon ng mag-invest sa baka. Okay. Ganda. Ito siguro yung bulugan. Naku po, napakalaki pala. Masyado. Pero yung bubulog ngayon kay Maui. Nakaamoy na, umuunga. Naamoy na niya yung si Maui. Gaganda ng mga baka dito. Lalaki. May barako. Oh no! Laki pala. Indo Brazil daw ang lahi nitong barako na to. Wow. Another one. Do it. Just do it. Napapanood ko sa YouTube, may taga-shoot eh. Pinakikiramdaman muna ba, ganon? Kahit hindi pa siya na-shoot. Much later. Guys, para sa akin, isa ito sa pinakamagandang investment ng pagbabaka. Kasi as wala ka naman din talagang magiging konsumo dito eh. Dahil majority naman ang kinakain ng baka eh damo. Tapos pagdating naman sa market, kahit anong oras mo gustong magbenta, eh makakabenta ka. Kasi hindi siya mahirap. Meron kasing mga inaalagaan na medyo mahirap ang market eh. Pero ang baka, kahit anong oras, anytime, pwede ka magbenta, napakadali talaga. Tapos, after nga ng pagkakabulog ni Maui, mga ilang araw lang ito, nanganak naman yung isa kong baka. So, sa ngayon guys, apat na yung baka ko. Bali, hindi naman ako talaga yung nag-aalaga eh. May nag-aalaga yung dito ko. Tapos, ang parte namin, hati. Kada panganganak ng isang baka, hati kami ng hati pag nagbenta. So guys, subukan nyo. Tapos sa next vlog ko, hihingi pa tayo ng mga iba't ibang tip para sa mga kung paano nga ba talaga kaganda ang pagbabaka. Hanggang dito lang guys, at salamat sa inyong panonood. Sana kahit pa paano nakatulong itong vlog na to para sa mga gustong mag-alaga ng baka. God bless.